magandang araw. Sa ngayon pala, nais ko palang magbigay ng isang munting gabay sa ating mga gustong maging trailer driver, maging truck driver. So, ito napakaganda dahil unang-una, ito'y isang napakahalaga sa pagiging isang driver or truck driver. Dahil ang pagiging truck driver, hindi lang po tayo drive-drive. Yung iba akala, napakaganda. Kasi lalo na kung makikita mo yung mga bihasa ng driver, makikita mo sila sa kalsada, masaya, tapos chill-chill lang sa pagdadrive. Pero hindi po yun ang ating kailan para kung bakit natin bigyan ng advice yung mga pagkakas. Kasi ang sitwasyon ng isang driver, hindi lang doon nag-umiikot. So ang pagiging driver, hindi katulad ng mga factory workers na doon ka lang sa loob. Sa sitwasyon ng mga driver, halos lahat ng lugar o nasasakupan ng mga punto na ng pangarga mo ay mapupuntahan mo. Which is napakaganda. Kumbaga sa ano, sa isang baguhang driver, napakaganda na ay makakarating ako doon, makakarating ako kung saan-saan, mapupuntahan ko yung hindi ko pa napuntahan. Napakaganda. Pero ito yung isang ano, dahilan kung bakit natin bigyan na ano, sa sitwasyon na pagiging isang driver, hindi lang drive, hindi lang wagad na ano ka, yun ang obligasyon natin. Ang pinaka the best na obligasyon natin is yung tungkol sa ating mga pangarga. Katulad nito, kung mapapansin nyo, ako naandito lang ako sumunod sa kalsada dahil makakarga na sa akin ang aking pangarga. Pero schedule pa yung biyahe ko dahil halos puno yung bodega na pagdidiliver ako. So yan, eto katulad nito, kung sa ano, makakapagbahinga sana ako sa bahay. Pero hindi, dahil nasa akin na yung bola, kumbaga sa ano, nasa akin na yung obligasyon ng pangarga. Which is, kung ano man ang mangyari dyan, cargo ko na yan. So kaya, hindi ko siya pwede siwan. Kumbaga sa ano, padadala ko siya kung saan na alam kong safety, pwede. Pero hindi mo pwedeng iiwan kung saan-saan dahil anong oras man na may mangyari dyan ay maaaring may pananagutang ka o magkaroon ng problema yung pangarga mo, meron makialam, may pananagutang ka. So yan ang isang napakahirap sa isang truck driver, lalo na kung nakikita mo lang sa kay sumunin, napakaganda pala maging driver, nakakapunta-punta kung saan-saan. Tapos siyempre, ang talaga tendency, pagkabago ka sa isang lugar, masaya dahil nakikita mo yung hindi mo napuntahan, napuntahan mo yung mga pakaganda. Pero pagdating sa mga pangarga, ang obligasyon, kasi ang ating pangarga, yun ang nagbibigay pa rin sa atin ng kita. So napaka, ano, kung ikaw baguhan, dapat alamin mo muna dahil baka ang akala mo, maganda lang ang biyahe-biyahe, pagdating sa ano, diskarga, balik. Pero yung pinaka ano talaga dyan, yung pagiging responsable mo sa ating mga pangarga. O yung responsibility mo bilang isang driver. Dahil minsan, sa sitwasyon ng isang driver, minsan ang driver nakakaintindig sa sitwasyon. Pero minsan, ang nagiging problema naman, yung pamilya naman. Which is, hindi nila alam na akala nila yung asawa nila. Pag nakabiyahe, okay na. Wala na silang, hindi po, may mga obligasyon pa rin silang patulad na lang ng mga sira ng truck. Kung may sira, siyempre, hindi rin kalimutan yan. Dahil ikaw ang dala-dala ng truck na yan. Dapat iyan mo kung ano yung mga dapat gagawin. Tapos sa biyahe, kasi hindi lang naman yung biyahe natin ang free tayo na dumaan kung saan-saan. May mga naka-designate na pwedeng daanan ng truck. At mayroon namang mga bawal dumaan ng truck. So yan ang isang ano. Kaya kung sinasabi nilang ang driver ay napakadali, kung sanay ka na, which is talagang magiging madali. At saka yung pamilya mo, sanay na rin sa sitwasyon mo, magiging madali. Pero kung hindi pa sila sanay, lahat ng ano, i-question sa'yo, labo-labo ang utak ng isang driver, maaaring hindi maging maganda ang pagiging
driver para sa iyo. So ayan, sa mga bagong nag-aangad na maging truck driver, isang paalala yan para bago tayo pumasok ng magiging driver, dapat intindihin mo muna ang magiging sitwasyon mo kung kakayanin ang ganyang obligasyon. So ayan, magandang araw. Mapakita natin kung saan tayo. Sana wala kayong makalipot na mag-subscribe at mag-comment na rin para kung ano man yung mga katanungan na kailangan natin o maging gabay para sa inyo. Pagbigyan natin ng kasagutan. So ayan. Andito tayo ngayon. So ayan. Tambay-tambay lang ako rito.